Magandang araw mga kahabi. Welcome back sa Habi ni Daddy. Sa mapagpalang araw po muli sa inyong lahat. Fasting sa ating mga alagang ibon. Yan po ang topic na pag-uusapan natin sa video na to. Pero bago tayo magsimula, humihingi po ako ng support sa inyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa subscriber. Pagka-turn on ang inyong notification bell, iset mo po yan sa all para lagi po kayong manonotify tuwing mag-upload tayo ng mga video tungkol sa pag-aalaga ng ibon. Anything related sa pag-aalaga ng ibon, ang mga topic na pinag-uusapan natin dito sa ating channel. At kung naiibigan nyo po at nai-inform kayo sa ating mga video, huwag niyo pong kalimutang mag-like para mas maabot, marami pong maabot yung ating mga topic. At i-share nyo na rin po sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga Facebook account para mas malawak po yung marating ng mga informasyon na binabahagi natin. Fasting sa ibon. Kung tayo pong mga tao ay pagka lumulobo na, nagpa-fasting. Isang paraan po yon para maalis natin yung excess fat, excess sugar sa ating katawan. The same thing po sa pag-aalaga ng ibon. Tulad din po sa tao, ang mga ibon po ay kain din po ng kain yan. At in excess sa kinakain nila, magkakaroon po yan ng mga excess fat at sugar sa kanilang sistema. Dahil isa pa pong dahilan, yung cages na ginagamit natin, limited lang po yung space nila dyan sa loob. Kaya yung movement nila, limited lang din compare sa wild na nakakalipad sila ng malaya. So sa dimension ng mga cages na natural natin ginagamit, eh malaki yung talagang nangyayari, no? Malaki yung posibilidad na nakakapag-build up na yan ng fat, sugar, excess sugar, at iba pa pong mga minerals, no? Excess minerals, excess vitamins dun sa kanilang sistema. Kasi nga, liliit ng mga cages na ginagamit natin. So sa pamamagitan po ng fasting, pwede po natin i-burn yung ano na yon, yung excess na yon na nagbi-build up sa sistema ng ating mga alagang ibon. Kapag po nagbi-build up yung excess fat sa mga ibon at iba pang substances, nagiging fat deposit po yan dun sa mga vent area nila, dun sa puwetan ng ibon. At kung inahin po yan, kung mga inahin, mangyayari po yung vent area nila, magkakaroon ng fat deposit, magiging dahilan po para hindi po na mag-breed yung ibon nyo, o kaya puro infertile na itlog na yung lalabas sa kanila. Kaya mahalaga po na ginagawa natin yung fasting sa mga alaga nating ibon. Tingnan niyo po itong ibon na to, ang taba. Kahit na yung face niya, double cage, nakakalipad, pero pag tinignan mo yung katawan, ang laki. At mayroon siyang parang fat deposit sa puwetan niya. No, hindi pa naman ito yung mangingitlog, pero kahit na naka-diet siya, konti lang yung pagkain na binibigay natin, eh ganun pa rin, nag-build up pa rin yung fat dun sa katawan at sa vent area ng ibon. Ito po ang isang sa halimbawa ng sinasabi ko sa inyo. Tingnan niyo po yung puwitan niya. Eh, nakita niyo po. Meron siyang fat deposit dito sa pet, sa vent area niya. Ito. Ayan. Ayan. Ano po ito? Kulay. Ayan. Kulay dilaw siya. Magkukulay dilaw.
yung pinakalaman. Ayan. Yan po yung pot deposit o sa pola. Yan po kasi usually ang nangyayari sa ibon kapag ka sobra-sobra yung intake niya, limited yung space ng movement. Yan po ang nangyayari sa ibon kapag ka limited ang space niya, limited ang movement, tapos kain ng kain. So ang solusyon po dyan ay fasting. So yun po yung kahalagahan ng fasting sa ating mga alagang ibon. Yung personal na application ko po dito sa mga alaga nating ibon, ang isang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Kung paano ko ginagawa yung fasting ng maayos at safe sa ating mga alagang ibon. Bali ang ginagawa ko, siyempre monitor mo muna yung ibon. Kung nakikita mo na medyo lumalaki na siya, tumataba na, lumalapad yung katawan, makikita mo binibilog siya, yun na po yung time na alam mo na mataba na yung ibon natin. So ang application ko po dyan, once a week. Usually, Sunday ko po ginagawa. Meron pong complete fasting at saka incomplete fasting, no? Na tinatawag. Yung complete fasting, isang buong araw na walang pagkain yung ibon. Tubig lang. Hindi po mamamatay yung ibon natin kung isang araw hindi kakain. Hindi po mamamatay yan. Hindi siya mamamatay. Yung excess po niya na na-produce ng katawan niya at na-store as fat, yun po yung gagamitin niya para doon sa isang araw na yon. I-burn niya po yun. I-consume niya yun at mababawasan yung excess fat doon sa sistema ng ibon natin, no? At the same time, dahil wala siyang kinakain, mapaplus niya yung mga toxic at mga excess substances ng katawan niya. Yun po yung kahalagahan ng fasting natin, no? So safe po yun kahit na hindi kumain. Kahit nga po tatlong araw na hindi kumain yan, may mga matured po, hindi yung mga hunted. Pagka full grown na at mga matured na, pwede na po yan kahit 3 days puro tubig lang. Fasting po, no? Pero ang safest po, isang araw lang. At ganong kadalas? Depende po sa ibon. Kung nakikita nyo na masyadong malaki yung ibon, pwede po yan apat na magkakasunod na linggo. Yung linggo lang po. So, isang buwan. Pag nakita nyo na trim down na yung ibon, trim na yung katawan niya, stop nyo na. Tapos, pagka lumaki ulit, ulitin po, ulitin ganun. Meron naman po ang tinatawag na incomplete na fasting. Paano naman yon? Kapag ka Saturday, nagbigay ka ng pagkain, last meal nila, so kung yung ibon may natira pang pagkain, huwag nyo na pong alisin. Huwag nyo na pong alisin yung pagkain na yon. Hayaan nyo na po sa kanila yon. So, sa umaga, may makakain pa sila. So yung incomplete po yung fasting. Sa tanghali at sa hapon na lang sila, madadiet, magpa-fasting. So, incomplete fasting po yung tawag doon. So effective din po yun, no? Kahit na ano po dun sa dalawa yung gamitin nyo, may fasting pa rin po mangyayari. So, mas safe po yun dahil hindi buong araw na hindi kakain yung ibon. Okay? So, ginagawa lang po itong fasting sa mga ibon na walang anak. Hindi po dun sa mga may anak. Mamamatay po yung mga anak nun. So, gagawin nyo lang siya pagka nakapahinga yung ibon or during mating season, no? Mating stage or incubation, pwede po yun. Pero huwag niyo pong gagawin sa rearing stage kung saan nagsusubo sila ng mga inakay. Kasi pwede rin mamatay yung mga inakay nila kapag ka-denied nyo, hindi po mapapakain. So yun po ang fasting, no? Sa pag-iibon, no? Hindi lang po yan sa tao. Ang fasting po ang pinaka magandang paraan para ma-eliminate natin o maiwasan ang pagkakaroon po ng sapola sa ating mga alagang ibon. Kahit babae o lalaking ibon, nagkakaroon po ng sapola pagka sobra-sobra na yung excess build up ng fat sa katawan nila. So, sa pamamagitan po ng fasting,
maibabalik natin sa maayos na shape yung ating mga alagang ibon para lagi silang ready sa breeding at hindi magpudlot yung ating pagpaparami ng mga ibon. So sana po ay nakatulong itong impormasyon na binahagi ko sa inyo para ma-eliminate natin yung ganito maging posible maging problema sa ating ibunan. Salamat mga kahabi sa inyong support at panonood. God bless you.